Good morning uli mga ka-shifty at saka sa gusto pang mag-shifty. Ito nga pala si Tony Amura. So again, welcome to the Amuri Family Vlog. Ngayon, nandito ako sa site uli. Alas 7 ng umaga pala dito. Ngayon, mag-i-inspection ako ng generator at saka electrical DV. Ito talaga yung pinaka-required din. Kailangan bago magsimula ng trabaho, na-inspect na to. Eh ngayon, naka-energize na to. Energize na lang, in-start na lang authorized na mechanic namin at saka electrician dito sa site. So ngayon, i-inspect ko lang. Ito yung mga i-inspect ko sa generator muna. So ito, ito ngayon yung daily checklist niya. Ayan. Ang pwede lang mag-fail nito, ito yung approved na electrician namin at saka mechanic. Ito sa mechanic pala to, kasi sa diesel to, diesel generator. So ito ngayon yung generator namin. Ayan, yan yung generator namin, naka proper enclosure at saka yung mga appropriate signage niya. Ayan, ito pala yung signage ng mga electrician namin na pwedeng tawagan at saka mekaniko kung in case of emergency. Ito yung mga ibang signage na dapat nasa generator. Tsaka ito naman ngayon yung inspeksyon ng pinaka-inspeksyon ng kliyente namin o Maine Coon. Ito ngayon yung inspection of equipment. So ngayon, ang ibang requirements ito, pinaka-importante sa lahat ito ngayon, ito yung pinaka-drip tree niya, drip tree. Okay, itong drip tree na to, just in case lang na magkakalik yung oil at saka fuel ng engine. So ngayon, kailangan itong drip tray na to, kumbaga, kung for example 10 liters maximum ang oil nito, kailangan yung drip tray niya times 2, so nasa 20 liter yung drip tray niya, ang equivalent. Ngayon, ito yung cable niya. Kailangan, ito, nakikita nyo, kailangan mayroon siyang protection pad para sa insulation, para hindi ma-damage yung insulation ng kable, kasi high voltage to. So dapat ganito siya, ha? Although fabricated lang tong protection pad namin, pero acceptable na rin to. Ito siya. Ngayon, ang ibang requirements ito, yung earthing nya. Ayun, ito yung linya ng grounding nya. Ito. So kailangan may grounding to, tsaka proper clamp dun sa grounding. Hindi ordinaryong bakal to, kailangan tanso talaga andun. Hindi ko lang pakita, malayo. Ito ngayon yung fire extinguisher nya. Ayan, ayan, pressurized sya. Ngayon, pupunta naman tayo sa electrical DV. Ngayon, ito yung electrical DV namin. Ayan. Ganun pa rin yung mga signage. Ayan. Mayroon siyang danger high voltage. Tapos, kailangan mayroon siyang RCD. Ayan. Ayan. 30 milliamperes. Kailangan ang rating niya. So naka-install ito sa loob ng panel. Okay? Ayan. And then ganun pa rin yung mga signage. Ito yung mga inspection pa rin namin. Ayan. Same pa rin sa equipment, lahat ng equipment. Ganito pa rin yung pinaka-inspection niya. Ayan.
So valid siya hanggang July 28. So kailangan marirenew na to before 28. So ito naman ngayon yung daily checklist din niya. Ito pa rin yung daily checklist na pinipil ngayon ng approve namin na electrician. Eh. So ngayon, parehas pa rin yung requirements ito. Kailangan may fire extinguisher. So, kasi magkalapit lang to, halos magkadikit lang. So, yung fire extinguisher, yun na yun yung pinakita ko kanina. So, okay lang yun. Basta, within 5 meters distance. So, maximum na yan. Kailangan both equipment, parehas, kahit isa lang fire extinguisher, okay na yun. So dito lang muna ako magtatapos, mga kaibigan. So good morning pala uli sa inyo, lalo na sa family ko. Ayan, good morning sa buong Pilipinas, mga pamilya ko dyan, mga anak ko, asawa, saka mga magulang ko at kapatid. Good morning sa inyong lahat, saka sa mga kaibigan ko all over the world. And then shout out ko uli yung Bats 90s sa uliin pan. Thank you guys sa panonood nyo. Ingat lang tayo lagi. Amping, amping.